Kasaysayan ni Ferdinand E. Marcos. Ituturo na rin po sa mga eskwelahan, mga sangkay. Aba, nagulat po ako sa balitang ito. Pag-usapan po natin, pero bago po tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating channel, okay? Sa iba ba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click on. Napakadali lamang po yan. So, shoutout po sa lahat ng mga taga-subaybay, lahat po ng mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay guys, ito, nagulat ako dito. Nagulat tayo, syempre. Ito po. Ang Deep Ed daw po ay binatikos dahil po sa rebranding ng Marcos dictatorship. Ano nga ba itong mga sangkay? Ano ba to? Ituturo na ba? Ito po, may makikita po tayong libro, no? Oh, Senator Risa Hontiveros yesterday scored the Department of Education under Vice President Sara Duterte for having a role in the rebranding of the Marcos family by not affiliating the late Ferdinand Marcos with the dictatorship. Ano ba yun? Hontiveros was reacting to a memorandum released by the DepEd's Bureau of Curriculum Development dated September 6, ordering the change in the nomenclature in the grade 6 Araling Panlipunan curriculum on the martial law years from Diktadurang Marcos or Marcos dictatorship to just Diktadura or dictatorship. Ah, okay. Ito po yung bago pala nila. Ito yung bago doon sa mga eskwelahan. Grade 6 daw po ito. Grabe naman. Tinanggal lang yung Marcos dictatorship. Ginawa ng diktadura lang. Ginawa lang diktadura lang. Parang ano na sa kanila. Gusto talaga nila Marcos dictatorship. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin na ito, mga sangkay. Bakit diktadura lang? Pero I think na ano ko lang naman, nasa sense ko lang na possible in the coming years mukhang ituturo na po itong Marcos history. Kayo ba, mga sangkay, pabor kayo dyan? Kayo ang tatanungin ko ngayon, kayo mga nakakausap ko, kayo mga solid sangkay, kayo mga nanunood, kayo mga kababayan, pabor ba kayo na ituro na po sa mga eskwelahan ang Marcos history, especially nung panahon ng martial law at sinasabing golden era, marami pa pong iba. Diba? Kasi may mga nagsasabi na golden era ang panahon ni Ferdinand Marcos at mayroon naman pong ilan na nagsasabi na masama daw po ang pamumuno ni Ferdinand Marcos. At ang nakakaano dito, mga sangkay, ito ha, yung mga kabataan, ilan lang naman ng mga kabataan, sinasabi po nila na masama si Marcos. Pero pag tinanong mo yung mga matatanda, sasabihin nila, hindi masama si Marcos. Kaya mga sangkay, nakakalito. Sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Yung mga bata na nag-aaral sa UP at kung saan-saan pang mga universidad. O itong mga matatanda, itong mga lolo-lola, itong mga taong to na nakaranas mismo sa panahon ng panunungkulan ng sinasabi nilang dictatorship ni Ferdinand E. Marcos. Kayo! Ayong sumagot, comment to sa ibaba, mga sangkay. Okay, ito. The move was met with strong opposition from the education sector, students and critics of the martial law years, which were marked with corruption and human rights abuses until the elder Marcos ouster through the EDSA 1986 People Power Revolution. Na ito pa nga po, mga sangkay, di ba? Like what I've said, gaya na sinabi ko, there are some Filipinos na sinasabi po nila na masama si Marcos, may mga human rights abuses, may mga ganito, may mga nakawan at kung ano-ano pa. Pero mga yung mga matatanda, sinasabi din po nila na hindi totoo yan. Ang panahon ni Pangulong Marcos, malinis ang gobyerno kahit papano, wala po gaanong loko-loko sa kalsada. So, hindi ba mas maganda na may dalawa tayong pinag-aaralan, tinitingnan kung alin nga ba talaga ang totoo. And then the people, ang mga Pilipino na mag-decide kung kanino sila maniniwala.
At least sa school, balance. Diba, meron pong sinasabi na masama si Marcos. Pero may mga nagsasabi din, hindi, mabuti si Marcos. O, ang isa sa ebidensya, nanalo si PBBM. Bakit? Hinanap na mga Pilipino ang isang Marcos. O, diba? Hindi ko alam kung ano na po ang stand ngayon ng marami nung naluklok si PBBM. Pero mga sangkay, isa rin po kasi yan sa patunay na ang tao ay longing ng isang Marcos leadership. Diba? Kaya sana, well, ano po ang inyong opinion? Kailangan ba talaga natin na i-balance ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga paaral, especially po sa mga elementary, grade school? Kasi naalala ko mga sangkay noon, nung nasa nag-aaral ako ng elementary, ang aking naririnig doon mga sangkay, masama si Marcos, mabuti si Ninoy Aquino, mabuti itong si yung basama ang Aquino mga sangkay, pagdating kay Marcos masama. Pagdating ng college, doon po na laman ng lahat. Uy, may mga project pala si Marcos. Uy, may ganito pala si Marcos. Uy, may... So doon, mga sangkay, nagugulat tuloy yung mga estudyante. So much better siguro, this is my own opinion. I don't know your opinion. Kayo na magkomento. Much better siguro kung i-balance natin, no? May mababasa tayo doon na side ng mga matatanda na nagsasabi na mabuti ang panunungkulan ni Pangulong Marcos. May mababasa din po tayo sa kabila na negatibo para mabalance lang natin kasi matagal na po tayo nag-aaway-aaway dahil dyan, di ba? Di ba rin matuldukan? For critics, this was yet another effort of the Marcos family to burnish their names and the expense of... ito na naman. Yung about na naman ito sa martial law. Okay, the opposition senator stressed... sana ba yun? The importance of education in making sure that the country's dark period in history will not repeat itself. yun yung sinasabi ko mga sangkay. May iilan like Hontiveros na nagsasabi na dark years ang panunungkulan ni Pangulong Marcos. Pero pag pumunta kasi tayo sa mga matatanda, sasabihin nila, hindi totoo yan. Oh, magtanong kayo sa mga lolo't lola nyo. Ngayon din. Tanungin nyo mismo, La, totoo bang ganito si Marcos? Totoo bang mahirap ang Pilipinas noon? Sasagutin nila yan ng diretso. Walang libro-libro. Sasagutin nila ng diretso. Sila mismo ang naka-experience kasi. Sila mismo ang naka... Dati mga sangkay, di ba? Kasi ako, para po sa inyong kaalaman, super-duper anti-Marcos ako before. Okay, pero hindi pa ako nagra-rally. Kasi alam naman po natin yan, kapag nagra-rally ka, New Pink Army ka. Hindi po tayo sumasali niyan. Sabi po ng iba, di ba? Pero, talagang ayaw po natin kay Marcos noon kasi nakikita ko pa lang. Alam niyo yung 500 doon, yung lumang 500? Di ba nandun si Ninoy, tapos may mga sundalo, binibigyan ng bulaklak, sampagita ba yun? Naawa ako kay Ninoy. Yun po yung reaction. Pero pagka, nagulat po tayo nung pagka-college natin, o kaya... Nung nagkaisip na po tayo, nagulat tayo. May mga project pala talaga si Marcos. Talaga? Hindi ko alam yan. Hindi naman tinuro sa amin yan. O, di ba? Nagmumukha tuloy sinungaling yung mga teacher namin noon. Bakit hindi nila tinuro? Much better siguro. Ituro na lang lahat siguro. Diba? Ituro talaga yung kasama na po doon yung mga nagawa ni Pangulong Marcos. Like yung mga project. Removing the Marcos family name in the grade school syllabus for social media studies containing the lesson on the Marcos dictatorship was not ordered by President Marcos or Duterte, who is... okay. Nahaba na ito ah. Oh, basta yun, ito na lang yung tanong ko. Hindi po natin kasi matukoy kung bakit pinalitan ng diktadura lang yung Marcos dictatorship. Kasi noon mga sangkay talagang pinangalandakan nila yan eh. Na hindi, diktador si Marcos, diktador, di ba? Kahit sa mga TV. Gagano nila. Tatakbo ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos Jr. Di ba? Ganun po yung sinasabi dati sa mga TV, sa mga radio, sa mga dyaryo. Pero ngayon mga sangkay, diktadura na lang. At hindi pa natin ito alam kung bakit diktadura. Pwede pa po nating malaman na ang diktadura ng title na ito is dictatorship. Laban po sa mga kalaban ng gobyerno. Diba? So, kapag ginawa yan,
Alam na po natin kung saang side yan. But again, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Ako wala kasi akong masasabi na dito kasi ayaw na po natin makipagbardagulan sa kanila. Kung sa inyo, kung ikaw ay nanonood na taliwas sa iyo ang paniniwala mo dito, ayaw ko na makipagbardagulan. Kayo na lang! Ano ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Dapat bang ituro na sa mga eskwelahan ang Marcos History? Yan po ang i-comment nyo kung ano po ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Bago kong YouTube channel, napin nyo po sa YouTube, tapos i-click ang subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ganun lamang kasimple yan. So subscribe. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.